Well, mga kapopong, kumusti? Anyway, since marami na mga balita ng mga boxing content creators dito sa Pilipinas patungkol dito kay Casimero, ay paniguradong alam nyo na rin siguro itong patungkol sa pagkuha sa kanya ng isang Japanese boxing promoter para maituloy ang kanyang karir sa mundo ng boxing. At ngayon palang mga kapopong ay sasabihin ko na sa inyo na itong opportunity na ito na ibinigay sa kanya ng mga Hapon alam nyo ba na maswerte talaga dito si Casimero? At alam nyo ba kung bakit? Well, ganito kasi yan. Well, alam nyo naman siguro na doon sa huling laban ni Casimero dito kay Rio Acajo, ay masasabi talaga nating si Casimero naman talaga ang nanalo dito. Pero, yun nga lang, na noong mga panahon naman na nararamdaman nitong Hapon na ito na matatalo na siya, ay alam nyo naman siguro na from a boxer, ay bigla siyang naging artista na kesyo pinupuntirya daw ni Casimero ang kanyang batok. Pero, pagkalipas naman ng ilang linggo after nitong laban, ay natuwa naman itong si Casimero dahil ang desisyon ng boxing committee na pagdesisyonan na siya talaga ang nanalo dito sa laban niya kay Rio. At kung hindi ako nagkakamali, ay ang isa kasi sa mga promoters nitong laban ni Casimero sa Hapon na si Rio Acajo walang iba kundi itong si Masayuki Ito. At kung wala ka namang idea sa kung sino nga ba itong si Mr. Masayuki Ito, ay actually tulad rin siya ni Casimero na isang professional boxer galing Japan. Well, subalit sabihin man natin na maganda naman ang record ni Masayuki sa mundo ng boxing, at sabihin man natin na medyo bata pa siya sa edad na 32 years old ngayon, ay alam nyo ba na nagdesisyon na lang siyang itigil muna ang kanyang boxing career? At alam nyo ba sa kung bakit? Yes, mga kapopong, tama nga ang inyong nasa isipan. Dahil ito lang naman mas pinili na lang niya muna na maging isang boxing promoter kesa maging isang boxing fighter. Na ang tanong naman ngayon, bakit nga ba ito ginawa ni Masayuki? Di ba ang ganda-ganda naman ng kanyang boxing career records? Actually, very good question yan, at ganito kasi ang paliwanag dyan. Well, hindi naman kasi ibig sabihin na naging boxing promoter na lang itong si Masayuki. Hindi naman ibig sabihin nito na wala na siyang balak ulit magsuot ng mga boxing gloves at lumaban sa mundo ng professional boxing. Which is tulad nga rin ni Golden Boy Oscar De La Hoya, na habang bilang isang promoter lumalaban pa rin siya sa mundo ng boxing. Bakit? Yes, mga kapopong, tama nga ulit ang inyong nasa isipan. Dahil syempre bilang isang promoter, ay syempre mas malaki rin syempre ang iyong kita sa mga ipopromote mong laban, kahit syempre hindi ka pa mismo yung makipaglaban. At kung wala ka namang idea sa kung magkano nga ba ang kinikita ng isang boxing promoter, ganito kasi ang simpleng computation dyan, at please makinig ka mabuti, ha? Well, most of the time kasi, ay nag-a-average from 20% up to 25% sa total take-home purse ng isang boxingero ang kinikita ng isang boxing promoter. So, for example, 100 million pesos ang take-home purse ni Senator Manny sa kanyang isa sa mga laban. So, ibig sabihin, 20 million pesos up to 25 million pesos dito ay ito naman yung mapupunta doon sa boxing promoter na nag-promote noong laban. So, papaano kung ang promoter pa ng isang laban ng boxing, papaano kung itong si Senator Manny pa ang owner? Well, syempre sa kanya rin mapupunta itong kita o pera na aking binanggit kanina. Well, kaya't kung mapapansin ninyo, ay nagtayo na mismo itong si Mayweather ng sarili niyang boxing promotion upang mas malaki ang kanyang kita. Na tulad rin ni Mr. Masayuki, na actually very good move ito dahil ang boxing naman hindi naman talaga ito forever para sa isang boksingero. Most especially kapag nagkakaedad na rin kasi ang isang boksingero. Na paniguradong marami na rin kayong mga kilalang boksingerong kilala na naghirap dahil wala na silang laban na natatanggap. And at the same time, hindi rin nila na-manage ng maayos ang kanilang mga kaperahan na kanilang napanalunan sa boxing. Anyway, at upang hindi nga ito mangyari dito kay Masayuki, ay ngayon pa lang itinetrain na niya ang kanyang sarili upang
upang matutunan niya ang iba't ibang bagay patungkol sa pagpapromote ng laban sa boxing, which is ang isa na nga sa mga target niya eh. Walang iba kundi itong kababayan natin na si John Riel Casimero, na gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, na maswerte talaga itong si Casimero dahil unti-unti nang posibleng magkatotoo ang kanyang pangarap na makalaban itong si Naoya Inoue. Na keep in mind mga kapopong ha, hindi naman kasi ibig sabihin na asar-asarin o mura-murahin ni Casimero itong si Naoya Inoue eh. Hindi ibig sabihin nito na papatulan agad siya ni Inoue. Yes mga kapopong, dahil kahit anong klaseng pang-trigger pa ang gawin ni Casimero dito kay Inoue, which is actually galing na rin sa statement ni Mr. Masayuki, ay kinakailangan daw munang dumaan sa ilang laban itong si Casimero bago siya maging credible na makalaban ni Inoue. At kung wala ka namang ideas kung gaano na ba kataas ang ranking ni Inoue eh, siguro isearch mo na lang yan sa internet. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Well, sabihin man natin na marami pang pagdadaanan itong si Casimero bago makalaban itong si Inoue, ay still maswerte pa rin siya dahil mukhang magtutuloy-tuloy na rin ulit ang kanyang karir sa boxing, na ang kagandahan pa nito ay isang Japanese na mismo ang promoter ni Casimero. At kung maipapanalo naman ni Casimero itong mga laban na inihahanda sa kanya ng kanyang promoter, ay alam nyo rin naman siguro kung ilang milyong piso rin ang kanyang maiuuwi kung maipapanalo niya ang mga ito. At kung in the future man eh, hindi pala rin magkaharap itong dalawa. Pero kung maipapanalo ni Casimero ang kanyang mga laban before this, ay still winner pa rin siya in terms of financial o mga winnings na kanyang maiuuwi, which is sa pera na ito, ay mas makakapagpundar pa siya ng ilang mga negosyo o makakabili ng mga ginugusto niya sa buhay o kahit makapag-cross pa sa kung ano-ano mang bansa ang gusto niyang puntahan sa mundo. At sabihin man natin na medyo nagkaroon ng issue ang kampo ni Senator Manny dito kay Casimero noon, pero since isang Pilipino itong si Casimero, ay dapat natin itong suportahan dahil bandila ng Pilipinas ang kanyang daladala sa kanyang mga laban. Well, kayo mga kapapong, ano ang masasabi nyo dito kay John Riel Casimero? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, matay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!